welcome on stage our youth pastor here in New Life Condo, Pastor Jay Chablan. Pasensya na po kayo, hindi naturo ngayon. Hindi po naiturok yung gamot. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Can you turn to your neighbor and say, this is such a good day. Dahil kasama kita. O tagalugin natin para lahat naintindihan. Ang ganda ng araw na ito. Dahil katabi kita. Parang hindi naman yung iba. Sabi mo, ang ganda. Ganda nga. So good morning po sa inyong lahat, and meron po ako sa inyong dalawang good news at merong isang hindi masyadong good news. Pwede po bang, gusto niyo po bang malaman? Well, in the church naman, we always have good news, di ba? So good news po is, PH and Mom Chur, our pastors, are back already, we're back already from Germany. Nakabalik na po sila last Wednesday. Nagpahinga lang sandali, nag-drive papuntang Baguio dahil may kinasal doon, kinabukasan, hanggang kinabukasan, nandun sila. And then they just meet us ng Friday, yung mga leaders. And then, not so good news, wala po ulit sila ngayon. So, after that, pahinga lang ng isang araw. Actually, hindi nga pahinga kasi nag-meeting pa rin siya na nag-meeting to multiple people eh. Last night, they flew to Tagum. Sa, huwag po kayo magalala, malapit lang po yun. Isang sakay lang naman po yun. Nang eroplano. Pero isang sakay pa din. So, nasa Mindanao naman po yung ating mga pastors ngayon because they will give their supply to New Life Tagum. Pero ito pa yung isang good news. Gusto niyo po ng good news talaga? Next Sunday! Linggo yun! Nandito na po sila! And syempre, anniversary natin yun. Kaya mawala na kayo sa ibang araw ng linggo? Mawala na kayo sa ibang linggo ng Sunday? Basta huwag na kayo mawala! Nandyan na lang kayo. I mean, just don't miss it, yung ating anniversary. We'll really thank the Lord. We'll give Him all the glory, all the praise for His goodness to His church. We want to bring back all the glory to Him because look what the Lord has done to His church. Look what the Lord has done to His people. Look what the Lord has done into your lives. Tingnan nyo gaano kayo binago ng Panginoon. Isang katunayan lang na buhay at merong Diyos dahil nandyan yung katabi mo ngayon. Amen. Kasi kung wala yan, wala dyan yan. Ibig sabihin, either may nangyaring masama, baka nagkasakit, baka may problema, baka may ano. But the fact that we're here, nagkita-kita tayo at katabi mo yung katabi mo ngayon, it just shows na isang buong linggo na pagtagumpayan ng katabi mo. Na may problema, may sakit, may panganib, may amba ng kung ano-anong mga bagay. Pero we praise God that we have a church where we can gather and we can just give all the glory to the Lord. Not to anyone else. Na pwede nating ibigay lahat lang ng papuri sa Diyos at napakasaya po nun. Amen! So ngayon po, pag-usapan natin that, gusto niyo po ulit pag-usapan yung T-Rex? Continuation pala to ng T-Rex. Hepeporay ng T-Rex. Oh, meron po akong isang ano sa inyo, tip. Alam niyo po bakit naubos yung mga T-Rex? T-Rex talaga, pagbigyan niyo na po ako isa lang. Yung joke po na to. Alam niyo po bakit naubos yung mga T-Rex? Kasi po, nagkaroon din ng pandemic before nung time nila eh. Kaso hindi sila makapaghugas ng kamay. Hindi nila kasi abot. Ayun, namatay tuloy sila. Ayun po yung ano, yun po yung istorya ng T-Rex. Yung pala yung pinag-aaralan sa New Life Tondo, yung buhay ng T-Rex. Hindi po buhay ni Jesus po ah. At yung mga magandang ginawa niya. So ngayon po, ang pinamagatan ko po yung topic natin today that life is sometimes hard,
But God is always good. Minsan ang buhay, mahirap. Huwag tayong magpaka-plastic. Minsan may luha, minsan may sakit, minsan may hindi ka palaging okay. Pero sa mga panahon na ganyan, huwag kang mag-alala kasi minsan lang naman hindi okay ang buhay eh. Pero ang Diyos mo palaging mabuti. Pero ang Diyos mo palaging mabait. Pero ang Diyos mo palaging kikilos para sa'yo. Pero ang Diyos handang magbigay ng magandang bagay sa iyo. Ang buhay minsan lang mahirap eh. Pero ang Diyos palaging mabait. Palaging mabuti, palaging mapagmahal, palaging mapagpatawad, at hindi magsasawa. Amen? Alam niyo po, halos lahat naman siguro tayo dumaan sa pagkabata, no? Wala naman siguro pagkasilang dito, matured agad. Lahat tayo dumaan sa pagkabata and we all enjoyed fairy tales, lalo na yung mga babae. It's good to know that Cinderella, after niyang maape ng kanyang stepmom at ng kanyang stepsisters, nakapunta siya sa party, naiwanan niya yung kanyang glass shoes. But the prince, nakuha ng prince yung glass shoes and ginawa niya lahat ng paraan para makita yung may-ari ng glass shoes. At nung nakita ng prince yung may-ari ng glass shoes, ang nangyari po is they live happily ever after. So may tip po ako sa mga wala pang jowa. Magsuot po kayo ng glass shoes. Tapos iwan nyo sa kung saan. Baka hanapin din po kayo. Hindi po ang partner sa buhay, sa Diyos din ang gagaling yan. Hindi sa kung saan-saan. Huwag yung hanapin. Ang Diyos ang bahalang magbigay sa'yo. Hayaan mo ang Diyos ang mamroblema para dun sa mga bagay na yon. So Cinderella, after that, lived happily ever after with the prince. Tama po? And it's also good to know that Sleeping Beauty, after niyang mag-sleep ng 100 years, may isang dumating na prince and kiss her, and after that, nagising siya and they live happily ever after. That's good to know. And it's also good to know that Snow White, after niyang mapoison, mamatay dahil dun sa kanyang apple na kinagat na may poison, is after a prince kiss her, nawalan ng bisa yung curse and they live happily ever after. It's good to hear that they live happily ever after, but people, happily ever after do not exist. Fairy tales are good and entertaining, but it's not true. Hindi po sinabi ng Diyos na pag tinanggap natin siya, magiging mala cloud 9 yung buhay natin at wala na tayong problema. Hindi niya ipinangako yun. In fact, ipinauna niya na nga sa kanyang mga salita that you will have circumstances, you will have tribulations, magkakaroon kayo ng mga problema sa mundo, pero lakasan niyo yung loob niyo dahil pinagtagumpayan ko ang mundo. And whether you believe it or you like it or not or you admit it or not, even though you're a Christian, sometimes life is hard. Let's not be hypocrite on the church. We're here to be free, amen? Hindi tayo palaging cloud 9 ng buhay. Hindi palaging masaya, hindi palaging masarap. Minsan, nag-aalala ka rin kapag ikaw o isa sa pamilya mo, merong malubhang sakit. Cancer is a no joke. Pag nalaman mong isa sa pamilya mo may cancer, may kidney problem, masakit, mahirap kapag kayong mga nanay, kailangan nyo dalhin yung anak nyo sa ospital pero wala kayong pera para madala sila. Masakit at mahirap kapag meron kayong asawa na lasinggero na, irresponsable pa, at pag nalasing, ginagawa kang punching bag. That's not easy, people. Hindi yun madali. I cannot imagine a life like that. Na dapat ang tatay pag-uwi, lahat excited. Kasi may safety, may security, pero yung iba, pag umuwi yung mga tatay, takot. Takot yung mga bata, nanginginig sa takot, pati yung nanay, takot. Hindi maipagtanggol yung anak. Why? Kasi siya naman yung... And that is happening. Nangyayari po ito. What I am telling you today, nangyayari ito. Mahirap at masakit kapag na-reject ka ng ibang tao. Mahirap at masakit kapag ang buhay mo, palagi kang nangungutang.
Mahirap at masakit kapag may utang kang hindi mo mabayaran. Mahirap at masakit kapag may gusto yung anak mo. Simpleng candy, simpleng ice cream yung pinapabili, pero hindi mo maibili dahil walang pera yung bulsa mo. Alam niyo po bang just this week, 3 of our church members, mga nagchat-chat sa akin, why? Naka-confine sa mga ospital? Pastor, can you pray for this person? Umaatin po ito ng church. Pastor, umaatin po ito ng church. Ito po yung nangyari sa kanya. And right now, I believe life is hard for them. Mahirap yun para sa kanila. And all I can do is just to send a prayer to them. And to trust the Lord sa buhay nila. Masakit at mahirap mamatayan. Hindi yun biro. Masakit emosyonal, sobra. Pero masakit din sa bulsa. Yung totoo. Dati problema niyong mabuhay, nung namatay, problema pa din. Kaya po na-invento yung mga tanong ng mga tao or kapag ka dumarating sa problema ang tao, ang common na gawin ng tao is mag-ask. Lord, bakit ako? Lord, bakit nangyayari sa akin to? Lord, bakit ginawa mo to sa akin? Pinaparusahan mo ba ako? People tend to ask those questions. And kahit pag naging Christian na kayo, kaya nga yung iba mariringgan yun, nabuo tong kasabihan na to sa mga Kristiyano eh. Bakit ganun? Lord, nung nakilala kita, mas dumami yung problema ko. Narinig nyo na po yan? Parang sabi ng Lord, oh, nasisipa ako ah. Wala naman ako kinalaman dun ah. Kaya nga nabuo yung mga ganyang kasabihan. Pero today, sagutin po natin yung mga bagay na yan. Alamin natin, what are the things that we should be doing kapag humaharap tayo sa mga problema at sirkumstansya ng buhay? Why? Because you are not always strong. You are not always, hindi ka palaging maraming pera. Hindi ka palaging lahat ng bagay na gusto mo, nakukuha mo. And that is the reality of life. Kahit Christian na po ako, yes. Pero ang maganda dito, malaman natin na yes, may kakulangan, yes, may kahirapan, yes, may sakit at karamdaman, pero ang magandang bagay dito, may isang Diyos na hindi nagbabago. Ang magandang bagay dito, may Diyos kang kasama sa lahat ng panahon. Hindi mo lang kasama nung masaya ka. Hindi mo lang kasama nung okay ka. Hindi mo lang kasama nung meron ka. All the days of your life, in all season of your life, all throughout, kasama mo siya. Amen? Sagutin natin ito kasi palagi ko pong naririnig yan eh. And it saddened me kapag naririnig ko sa mga taong sinasabi nila, Lord, bakit ako yung dumadanas nito? Alam niyo po, ang sinagot ko dyan sa bagay na yan, di ba ang sinasabi natin, Lord, bakit ako? Actually, hindi lang naman ikaw ang nakakaranas ng ganyang problema. Hindi mo lang kasi alam yung pinagdadaanan ng iba. Baka akala mo, kaya ikaw lang. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi, sobrang bago nitong problema na to, ako lang yung nakakaranas ito. No, kasi even sa Bible, sabi po sa Mangangaral 1:9, Tagalog po para mas maintindihan natin, ang mga naganap noon ay nangyayari rin ngayon. Ang mga nagawa noon ay nagagawa rin ngayon. Walang bagong pangyayari sa mundong ito. Amen! So kung iniisip mo, Lord, bakit ako? Huwag po kayong mag-alala. Actually, hindi lang kayo yung dumaranas niyan. You just don't know ano yung pinagdadaanan ng ibang tao. O ito naman yung ibang tanong ng iba sa inyo. Lord, bakit nangyayari sa akin to? Iniisip niyo, Lord, bakit ganito yung nangyayari sa akin? Katulad din po ng point number one, hindi lang sa'yo nangyayari yan. What's happening to you, maaaring nangyayari rin sa ibang tao. We just do not know ano kasi yung pinagdadaanan ng isa't isa eh. We see everyone smiling, worshiping, jumping up and down, but bawat isang tao pong makakasalamuhan nyo may pinagdadaanan yan. Hindi pwedeng wala. Kahit si pastor na nagpipreach may pinagdadaanan yan. So be kind to one another. Because you don't know, hindi nyo alam. Baka yung mga taong katabi nyo, they are at the edge. Baka nasa dulo na sila at any moment, gumibap na sila. At any moment, sumuko na sila. At any moment, umayaw na lang sila.
So be kind to people. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Sabihin mo sa kanya, I'll be kind to you. Why? Because that's a good thing that we can do. Be kind to one another, not just be kind to animals. Be kind to one another. Sa Diyos din naman po nang galing yan, di ba? Sabi naman ng iba, Lord, ganun ba ako kasama para parusahan ako ng ganito? Let us clear this new life. Maging iisa po tayo sa paniniwala na ito. Ano mang problema, sakit, trahedya o pangit na bagay na nangyayari sa inyo, hindi nang gagaling sa Diyos. Let's be firm on that. Hindi mo palagi maiintindihan kung ba't nangyari sa'yo, pero pwede bang maintindihan mo mula sa puso mo na may pangit na bagay man na nangyayari, never itong manggagaling sa Diyos? Kasi if we believe that God is good, kung pinaniniwalaan nating mabuti ang Diyos, edi walang pangit na bagay na manggagaling sa Kanya. Mabuti pala siya eh. Edi lahat ng bagay na lalabas sa Kanya, maganda lang. Lahat ng bagay na lalabas sa Kanya, mabuti lang. Ang puno ng mangga, mamumunga ng? Ang puno ng saging, mamumunga ng? Kahit anong pilit mo, puno ng saging, mangga ka, mangga ka, mangga ka, mangga ka. I speak and I declare, I believe with all the faith in the world. Mangga ka. Paglabas, tuwing pahaba, saging. Sabi ko, mangga eh. Kahit magaganong kayo, hindi pwede. Why? Because, yun ang puno, yun din ang bunga. Katulad sa Diyos, kung mabuti siya, walang pangit na bagay na lalabas sa Kanya. Walang pangit na bagay na manggagaling sa Kanya. You cannot give what you do not have. Guess what? Walang sakit ang Diyos. So wala rin manggagaling na sakit sa Kanya. Wala siya nun eh. Tama? Naniniwala kayong walang sakit ang Diyos? Hindi sa Kanya manggagaling yung sakit. Wala pala siya. Paano niya ibibigay kung wala siya? Hindi galing sa Diyos ang kahirapan kasi wala siyang kahirapan eh. Kaya hindi sa Kanya manggagaling yun kasi He cannot give what He do not have. Hindi niya maibibigay kung wala siya. Kaya ang kahirapan, hindi rin sa Diyos galing yun. Mga kapatid, kung meron man po tayong pinagdadaan ng problema, ito'y maaaring bunga ng sarili nating desisyon. Kasi minsan mali naman talaga yung desisyon natin. Hindi naman tayo perpekto. And minsan po, bunga rin ng maling desisyon ng ibang tao. And minsan, talaga lang there are things that's nangyari talaga. May evil kasi na nakaplan eh. Pero huwag kayong mag-alala, ang sabi ng Lord, it will not prosper. May hinandang armas para sa atin. Kaya lang, huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot. Kasi ang sabi, hindi naman yun mananaig. Hindi naman yun mapangyayari. Kahit na may mga pangit na bagay na nakaakma. Pero ang maganda dito, sabi po ng Diyos, ako ito yung lagi kong pinaniniwalaan eh. Sabi niya sa Matthew 28:20b, sa The Passion Translation, and never forget that I am with you every day, even to the completion of this age. Huwag niyo raw kakalimutan na kasama natin ang Diyos araw-araw. Not only on good times, not only when you're good, not only when you're going to church, not only when you're doing your best, not only when you're praying and reading your Bible, not only when you're being a good Christian, it says in the Word that I am with you every day. Araw-araw, kahit nung times na makasalanan ka. Sinabi po eh. Araw-araw, hindi naman sinabi dyan na pag makasalanan ka, aalis siya eh. Hindi naman sinabi dyan na kapag ka hindi ka na okay, when you mess up, ayawan na. No, it says in the Word, ang Diyos mismo ang nagsabi, I am with you every day. Kaya mga kapatid, mga kamananampalataya, anuman pong pinagdadaanan ng bawat isa sa atin ngayon, huwag kang panghinaan ng loob. Dahil kasama mo ang Diyos palagi. At pag kasama mo ang Diyos, jackpot na yun. Yun na yung pinakamagandang bagay na pwede mong maranasan. Why? Kasi siya yung pinakamakapangyarihan. Siya yung pinakamagaling. Siya yung pinaka-the best. Siya yung pinaka sa pinaka eh. At siya lang yung kayang gumawa ng mga ganong bagay. Amen? Kaya wag yung next time po, I know, lahat naman tayo darating sa ganyan. And pag may problema tayo, we tend to speak eh.
ang ano natin lagi, magsalita, Lord, akala ko ba ito yung pangako mo? Lord, akala ko ba ganito? Lord, akala ko ba ito? Sabi ni Pastor, nyanya, manyanya, manyanya eh. Di ba sabihin ko mga ganun dati, no? Di ba sabi, pati nangyayari sa akin? We tend to speak ng mga bad words eh. But instead of bad words ang lumabas sa bibig natin when we are in the middle of something hard, why not speak the word of the Lord? Why not speak the word of God? Again, people, I am not saying it's easy. I know, yes, life is good with Jesus, but sometimes it can also be hard. Naranasan ko rin yan eh. Sabi ko, ang hirap pala nung ganun. Yung talagang merong may malalang sakit sa pamilya. Yung sakit na naririnig mo one after another. Oh, mataas daw yung sugar nung mama mo. I-cure yung sugar after ma-cure. Oh, kailangan daw i-emergency dialysis. After emergency dialysis, oh, bumaba naman daw yung ganito. After that, oh, nahihirapang huminga. After that, oh, dinugo na. Dumumi na ng dugo. Sabi ko, ang hirap pala talaga nun. Sabi ko talaga sa asawa ko, ang hirap pala nun kapag one after another yung problema, yung sunod-sunod. Ang hirap pala talaga. Kaya lang sa mga ganong kahihirap na sitwasyon, saan ka tatakbo? Sa ganong kahihirap na sitwasyon, anong gagawin mo? Maglulumpasay ka't iiyak? Hihinto ka't hindi na magpapatuloy? Sinong talo pag ganun ang ginawa mo? Pero ngayon, alamin po natin, yes, mahirap ang buhay minsan, pero huwag kayong mag-alala. Dahil ang Diyos, palaging may solusyon. Amen! Amen. Dahil ang Diyos, palaging may nakahandang sagot para sa ating lahat. Amen! Ang isipin po natin, kapag dumarating yung mga bagay na yan, be strong and be courageous, this too shall pass. Kapag po yung asawa nyo, kailangan nyo dalhin sa ospital, at yung report ng doktor, sunod-sunod, pangit na bagay talaga. Kailangan gawin ito, kailangan gawin yan, maghanda ka ng ganitong pera, sunod-sunod. Tapos nagkaroon ka pa ng problema sa anak, nagkaroon ka pa ng problema sa school, nagkaroon ka pa ng problema sa inuupahan mong bahay. Kapag po dumating yung mga mahirap na pagkakataon, be strong and be courageous. Kasi lilipas din po yan. Huwag ka lang sumuko. Maging matapang ka lang, maging matibay ka lang, pero huwag kang mag-alala. Kasi kung kailangan mong maging matapang at maging matibay sa isang sitwasyon ng buhay mo, huwag kang mag-alala, hindi mo naman kukunin sa sarili mo yon eh. Kahit ang kalakasan ang gagaling sa Diyos. Kaya minsan babalikan mo yung pinagdaanan mo. Paano ko na-overcome yon? Paano ko nalusutan yung problema na yon? Paano ko nasolusyonan? Ang sagot, may isang Diyos kasi na nagbabantay, nag-iingat, nagbibigay ng kalakasan sa'yo. Kaya pag sinabing be strong and be courageous, maging matapang ka at matapang, hindi ko alam yung Tagalog eh. Magiting, matatag. Maging matapang ka at maging matatag ka, hindi mo kukunin sa sarili mo yon. Huwag kang mag-alala, pag kailangan mong maging matatag, pag kailangan mong maging matapang, may Diyos kang pwede mong hingan ng kalakasan. Kapag nanghihina ka na, may Diyos kang pwedeng takbuhan at hingian ng kalakasan. Amen! Dahil sabi sa kanyang mga salita, sabi po sa Isaiah 40 verse 29, ang mahihina at mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Wow! Sino po dito yung nanghihina? Ay, wala. Wow! Edi kayo na. Superhuman. Yung totoo po. Ito yung isang ano natin sa church eh. We are honest here. Yan yung pinalaki tayo ng pastor natin sa ganyan. Hindi natin kailangan mag-pretend. Pag nasasaktan ka, sabihin mo. Pag kailangan mo ng tulong, sabihin mo. Para hindi tayo nagulat, uy, nag-suicide. Why? Kasi hindi sinabi eh. Kinimkim, kailangan na pala ng tulong. Sino po dito yung nanghihina? Amen. Sino po dito yung mga napapagod na? Mga nanay, napapagod din ba tayo? Oo naman, no? 24/7, nanay ka. Sabi nga dun sa group na nabasa ko, ang mga nanay hindi raw nagbabakasyon. Lumilipat lang ng posisyon. Kasi pagpunta natin ng Boracay, nasa Boracay nga tayo, pero lahat dala din natin.
Sabihin noon, ano, lilipat ka na? Ba't ka na ba titira? For good na ba yan? Kasi dala mo yung dede, limang dede, dala mo lahat ng diaper, dala mo yung stroller, dala mo yung... Tapos doon ka nag-aalaga. Pero at least sa Boracay ka. Pero nanay ka pa din doon. Kahit may sakit ang nanay, nag-aalaga pa din yan. Di ba? Nilalagnat na nga, pero sabi pagka lumapit yung anak, inaapoy ka na lang, Mami, oh, okay na anak, ano ba gagawin? Pabukas naman to, Mami. Mami, pupo ako, pwede ba paugas ng puwet? Kahit apoy-naapoy ka na lagnat, guhugas ka pa rin. Minsan nakakapagod din naman. Pero sabi, ang Diyos ang magpapalakas sa atin. Physical, if you need physical strength, get it from the Lord. If you need emotional strength, get it from the Lord. Kuhanin natin sa Diyos. Kasi kung ikaw lang, sasabog ka talaga. Kung ikaw lang, mababurnout ka talaga. Kung ikaw lang, ma-stress ka talaga. Kung ikaw lang, hindi mo talaga kakayanin. Pero ang maganda, sabi sa kanyang mga salita mismo, ang mahihina at mga napapagod ay kanyang pinapalakas. So sa mga nangihina ngayon, sa mga napapagod ngayon, receive and get your strength from the Lord as you worship. As you sit down there, as you listen to His Word, supernaturally, God is strengthening you today. Amen! And sabi po sa Deuteronomy 31 verse 6, magpakatatag kayo at lakasan niyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Minsan, palagi nating naririnig yan, pero pag nasa harap tayo ng problema, pakiramdam natin, iniwan tayo ng Diyos. Pero lagi nating naririnig sa church, the Lord will not leave you nor forsake you, kahit nga ano, kabisadong kabisado mo na yan eh. But when hard time comes, minsan feeling mo, Lord, bakit mo naman ako iniwan sa ere? Bakit mo ako iniwan sa mahirap na pagkakataon ng buhay ko? But let me remind you people, ano man ang pinagdadaanan natin, hindi tayo iiwanan ng ating Diyos. Palagi natin siyang kasama. Even when you mess up, even when you're not good enough. Sa tao, pag good enough ka, sasamahan ka eh. Pero pag wala na, iiwan ka na din. But with God, even when you're not good enough, He still sees the good in you. Ang nakikita na ng mga ibang tao sa'yo, pangit na bagay, but Jesus, ang nakikita niya pa rin sa'yo, magandang bagay at yung kanyang, Amen! Kaya mga kapatid, at ano man pong pinagdadaanan natin ngayon, season lang yan. Sabihin niyo po sa katabi mo, season lang yan. Parang yung weather po natin, minsan para tayong niloloko eh, no? Noong nakaraang gabi, we had a good time with Pastor Herbie and Ma'am Chair habang nung umuwi sila. Inano namin, sineighbor namin yung time habang nandyan sila. And then, habang inintay namin in order na food, umulan. Kailangan ganun yung mukha, umulan. At hindi lang ulan, ha? Malakas na ulan. Sabi namin, naku, paano gagawin natin? Paano tayo uuwi? Ang mga, eto pong mga kasama ko pa, ang gagaling, walang dalang payong. Alam mong tag-ulan, walang dalang payong. Buti si Pastora Jay, dahil may anak na maliit, na 5 years old, daging may dalang payong. Eh may helmet pa. Kaso, ang hirap magmotor pag umuulan. Sabi ko, nak, sinuot ko yung helmet. Daddy mo magmomotor, may kapote yon. Tayo maglakad. Sabi niya, ba't naka-helmet ako, ma'am? Eh kasi di ba, saan ka punta? To the moon. Road trip. Skirt. Mga mata, namumula. Parang astronaut lang, nak. Di ba pangarap mo yan? Sabi niya, okay, ma'am. Ganyan siya. Lakad siya. Sabi, lakas talaga, as in, basa po kami pag uwi. Boom. Tapos po, nung nakauwi na kami, nagchat kami, sabi namin, oh, nasa bahay na kami, nakaligo na, ganyan. Sabi ni, sila, nagsuklob ng mga supot. Makita niyo, mga pastor, suklob na supot, karton. Maawa po talaga kayo. Parang mga basang sisiw yung mga pastor niyo that time. May picture. Mula sa CCTV, kakalat natin yan. Popost po natin sa FN tuloy. Sa New Life Tondo page. Mga naglagay ng, sabi ni Ma'am Chair, uy, ilagay nyo sa plastic mga cellphone nyo para di mabasa. Anong cellphone, ma'am? Eto, sa ulo. Mga nakasupot. Tapos pag-uwi, sabi ni Maay,
ni Pastor Ay, tingnan niyo yung ulan. Nung pauwi tayo, sobrang lakas, ayaw magpaawat. Pero nung nasa bahay na tayo, tumigil na. Tuwing Sabado po, kapag FN namin, pag youth, we have 400 plus na mga kabataan dito every Saturday, ganyan din po nangyayari. Friday night, may darating na bagyo. Saturday night, aalis. Sabi ko talaga kay Rapi, yung ulan na yan, minsan, hahamunin ko ng suntukan na yan eh. Han ba pwedeng makita yan? Pag FN, laging inuulan. Siyempre, mga kabataan, baha, lumalangoy nga po yung mga yun, makapunta lang dito eh. Kasi ang lalayo nila eh. From Happy Land, from Katuparan, from... malalayo talaga sila. Ibig ko pong sabihin, ang panahon, lilipas at lilipas yan. Walang ulan na tumagal ng isang buwan. Walang bagyo na tumagal at hindi tumigil. So same thing din po sa mga buhay natin. Ano mang pinagdadaanan natin, season lang yan at lilipas din po yan. Amen! Kung mahirap ngayon, huwag kang give up kasi bukas masarap naman. Kung hindi mo na kaya ngayon, just hold on. Just hold on, wag ka lang bumitaw. Kasi kinabukasan lang at yung pag-change lang ng konting moment, okay na pala. Hindi naman pala palaging mahirap. Kaya kapag po nanghihina tayo at sobrang dami ng problema, mga kapatid, be strong and be courageous, this too shall pass. Amen! Sabihin niyo po sa sarili niyo, lakasan mo na yung loob mo sa tulong ng Diyos, lilipas din to. Sabihin niyo nga po, lilipas din to. Yung gutom niyo po, lilipas din yan. Lunchtime na eh. Number two po, fill your heart with God's word and promises. Alam niyo po, this is the very reason why we want you in the church. Hindi naman po para magparami lang, ang dami na nga po natin, wala na nga po maupuan sa likod oh. Meron na po dito sa gilid oh, may mga nakaupo na din. We have 5 services na kasama yung Happy Land service natin. Marami naman na po tayong service eh. So magpaparami pa ba tayo? Yes, pero hindi namin kayo gustong nasa church para lang dumami tayo. Para ipagyabang natin ang New Life Tondo ganito karami, hindi eh. Kaya lang alam na alam kasi namin na yung salita ng Diyos kapag naririnig nyo, nagiging sandata nyo sa panahon ng problema. Alam kasi namin na kapag mahirap yung sitwasyon, yung mga nilagay nyo sa puso nyo na salita ng Diyos, yun yung bubunutin nyo para gagamitin nyo. Kaya lang kung wala ka naririnig na salita ng Diyos, anong uhugutin mo? Nga. Kulangot daw. Medyo dugyot ah. Medyo lang naman. Tagatundo eh. Anong uhugutin nyo? Kaya po gusto namin, nasa church kayo, gusto nung pastor natin, lahat ng paraan gagawin yan. Nung pastor natin, grabe yan, maging komportable lang kayo habang nakikinig ng salita ng Diyos, malambot na upuan, malamig na church, magandang kapaligiran. Sa susunod nga po, talagang carpeted yan, lahat ng dadaanan nyo, carpeted. Feeling nyo nagdidibo kayo, maglakad nyo. Maraming di nakapagdibo eh, ako nga hindi eh. Handa ako nung dibo ko palabok. Gabi na nanay ko. Namiss ko tuloy yung nanay ko. Hindi ako iyak. Sabi ng nanay ko, nang 18 ka na ngayon, oo nga may. Wala kang handa eh. Oo nga may. May tira ako dito, nagtitinda siya merienda eh. May tira ako dito, palabok, lugaw. May laman pa. May sopas, may ano. Tawagin mo yung mga kaibigan mo sa church, papuntahin mo rito. Tinawag ko naman. Kain kami. Sarap naman. Wala akong 18 roses, 18 candles. Wala. Pero doon mo makita ang pag-ibig ng nanay, iba talaga eh. Handang gawin ng lahat eh. Hindi ko nga alam kung talagang tira yun o baka sarado na yung tindahan ni Flor. Handa to ng anak ko. Pero sa lahat, ako lang ang ganun. Nagdebu palabok? Saan pa kayo? Nagdebu sopas? Nagdebu lugaw? May laman pa? Isaw, taling puso. Hindi kayo ganun. Ba'y napunta? Napunta ba na doon? Well, anyway, palakpakan nga po natin yung mga nanay. Ganyan talaga yung mga nanay, handang gawin lahat para sa anak eh, no? Amen. Huwag galing kayong mag-alala, yung mga tatay, handang gawin naman ng Diyos para sa atin ng lahat. Amen.
Mahalaga pong nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Kaya maliliit pa lang yung mga bata, i-train nyo na sila. Nakakapakinig sila ng salita ng Diyos, hindi yung mga pangit na balita yung pumupuno sa kanila. Ang mga bata po, na-i-stress din. Baka akala nyo po, 2 years old, 3 years old, hindi na-i-stress. Na-i-stress din niya kasi bawat gagawin nila, no, bawal yan, mali, no. Baby nga, na-i-stress eh. Umiiyak, makati pala yung likod, sapak ng dede. Baka ba umiiyak na ako, eto na dede, makati ka eh. Hindi niya naman masabi. Diba? Hindi niya masabing makati yung likod niya. Umiiyak, may langgam pala, hindi niya masabi. Ikaw naman, ano ka, paypay ka ng paypay. Ano ba, anak, nainitan ka ba? Tapos ugoy ka ng ugoy, nahilo pa yung... Sobrang hilo ng bata, nakatulog na lang eh. Alam niyo po, trivia, kaya pala yung mga bata nakakatulog sa duyan, nahihilo talaga. Subukan niyo po, magduyan kayo, tapos ginaganong-ganong kayo. Saan ba nabili yung duyan na yun? Ba't ganun? Magulat ka, sabi pa, yung mga nanay, ganito pa. Anak, nak, tulog ka na, puyat si mami eh. Ayun, tulog. Sabi pa, buti na lang nakatulog yung anak ko. Hindi mo alam bago nakatulog na stress. Anyway, sorry. Sa mga nanay, nakaka-relate kayo, no? Minsan, ginaganon niyo pa yun. Woo! Ang layo, eh, no? Tapos, habulin mo pa pag ganun. Woo! This is a church, amen. Mga, woo! Pastor! Ba't balik na po kayo dito? Kayo na po mag-priest next week! Ano-ano na po na pag-usapan namin, T-Rex. Tapos, anyway. Sabi po sa Psalms 119 verse 103. Parang ganun lang, no? Ningal eh. Sa NLT, how sweet your word taste to me. They are sweeter than honey. Grabe yung salita daw ng Diyos. Is parang mas matamis pa kesa sa ano ba tagal niyan? Pulot. Pulot po kyutan. Honey. Alam niyo po ba yung honey, it is both sweet and nourishing. Ang gulay pag kinain mo, masustansya. Pero yung totoo, hindi masarap. Mapakla, hindi. Mapait, hindi. Oh, butuhan o ano? Hindi, yung totoo. Hindi talaga, yung... O, edi kayo na dito. Well, I mean, hindi siya ganun ka-please pag kinain mo, diba? Pero masustansya, no doubt. Masustansya. Pero alam niyo po yung honey, kinumpara yung salita ng Diyos dyan. Kasi honey is both sweet and nourishing. Masarap na yung lasa niya, pero masustansya pa siya. Ganun daw po yung salita ng Diyos. Kapag napapakinggan natin, masarap na ito at masustansya pa para sa ating mga spirito. Amen! Kaya let us all, sabi po dito, taste God's word. It's sweeter and better for you than anything else. Tikman daw po natin yung salita ng Diyos. Kasi yan daw po yung matamis. Mas maganda ng higit pa sa lahat. Kasi aminin nyo man po o hindi, iba kapag ang tao may naririnig na salita ng Diyos. Iba na kapag ka sa gitna ng problema, kawalan ng pera, hindi utang, hindi si Bumbay yung hahanapin mo eh. Una mong gagawin, magpe-pray. When you have the word, when you know who Jesus is to you, kapag alam mo sino ang Diyos sa'yo, alam mo yung gagawin eh. Maaring hindi sa lahat ng bagay, pero deep inside of you, if you have the word, ibang-iba po. Na alam mong maging mahirap man ngayon, pero alam mong may Diyos na hindi magpapabaya sa'yo. Amen. Last po, life is hard, but God is good. Kapag po may sakit, huwag po kayong mag-alala. Huwag po kayong nervyusin, huwag po kayong magpanik.
huwag kayong mag sobrang mga maka-react. Kasi meron ka namang Jesus na pwede mong tawagin na magpapagaling. Kapag po may kakulangan, huwag po utang agad ang isipin nyo. Huwag po agad. Huwag agad si Bumbay yung hanapin mo. Pag may kakulangan, ang una mong alalahanin, meron kang mabait, mabuting Diyos na kayang magbigay sa'yo. Kapag ka po merong kalungkutan sa puso, pag may mga nadidepress, na-stress, huwag po agad kung ano-ano yung iniisip nyo. Ang isipin nyo po, meron kang Diyos na kayang magbigay ng kapayapaan sa puso mo. Hindi ko idinideny, and I will not tell you to deny that life is hard sometimes. But I am also here to remind you people that yes, life can be hard sometimes, but you have a good God. Meron kang mabuting Diyos. Eh paano kung hindi gumaling? Pinanalangin ko ng buhay pero namatay. Pinanalangin ko ng proteksyon. Pinanalangin ko ng proteksyon. Hindi na nga kita inano eh. Pero paano pag pinanalangin ko ng proteksyon pero nadisgrasya? Wala pong problema. Alam niyo po kung bakit? Yung sarili ko, inilalagay ko po sa ganitong sitwasyon. Na Lord, anuman yung mangyari, yung paniniwala kong mabuti ka, paninindigan ko at tatayuan ko sa buhay ko. Alam niyo po kung bakit? Ito yung mga pangyayari sa buhay natin, pero ito yung kabutihan ng Diyos. Ito yung kanyang goodness, ito yung kanyang habag, ito yung kanyang pag-ibig. Hindi mo pwedeng i-level yung mga circumstance at experience mo sa buhay sa kabutihan niya. His goodness is always above. His love is always above. Kahit anong mangyari, hindi man umayon sa inaasahan natin bilang tao, huwag niyo pong tanggalin mula sa puso mo na hindi mo maiintindihan ang lahat ng bagay. Pero ang alam mo lang, basta alam mo lang, mabuti ang Diyos. Hindi mo rin ma-explain bakit namatay, hindi mo rin ma-explain bakit nagkasakit, hindi mo rin ma-explain bakit nalugi, hindi mo rin ma-explain yung mga bagay na yon, pero sa puso mo, mula sa puso mo, ilagay mo lang, mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Mabait siya sa akin kahit anong mangyari. Amen? Kaya mga kapatid, huwag po tayong sumuko. Alam ko lahat tayo dito may pinagdadaanan. We will not deny that. Pero huwag po kayong sumuko kasi ngayon pa ba? Sabihin nyo nga po, ngayon pa ba? Ngayon ka pa ba pababayaan ng Diyos? Ngayon pa ba hindi tutugon ng Diyos sa mga panalangin mo? Ngayon ka pa ba niya iiwan kung kailang namatay na siya sa krus 2,000 years ago? Ngayon pa ba? In any means and in any how, God will not leave you. He will not forsake you. Amen! Ngayon pa ba? Ngayon ka pa ba susuko kung kailang ang dami mo ng problemang nasusunan? Ngayon ka pa ba titigil kung kailang ang dami mo ng napatunayang kabutihan ng Diyos? Ngayon pa ba, mga kapatid? This is the season now. Ito po yung panahon ngayon kung na ang pwede lang natin gawin is magtiwala ng buong puso sa Diyos. Amen? Alam niyo po, the time na namatay yung nanay ko, hindi ko din naman maintindihan eh. Actually, gumawa ako ng preaching about that eh. Bucket list. Kasi yung mga bakit ko noon, punong-puno. Hindi yung bakit na timba ah, bakit as in tanong. Lord, bakit ganito? Lord, bakit ganyan? Lord, ba't hindi nadugtungan? Lord, bakit ganito? Lord, bakit ganyan? Ang dami din eh. Kaya lang, at the end of the day, ang nakita ko pa rin, namatay yung nanay ko, pero ang nakita ko pa rin yung kabutihan ng Diyos. Maaring hindi siya pinagaling physical, pero pinagaling siyang spiritual. Ang nakita ko pa rin, ilang taon, ilang beses, niligtas ng Diyos yung nanay ko sa maraming bagay. Yun yung pinaalala sa akin ng Lord. Hindi yung pangit na bagay yung makita ko. Hindi yung kakulangan yung makita ko, hindi yung kamatayan ang makita ko. Pero ang makita ko sa kabila ng kamatayan is yung kabutihan ng Diyos. And God reminded me na, di ba yung mama mo, 2 months ka pa lang, na-massacre, nasaksak sa mata, nataga sa kamay, pero nabuhay. Di ba yung nanay mo, nung nalamang namatay yung tatay niya, uminom ng ano, dahil hindi niya matanggap, pero nabuhay. Di ba nagkamayoma, hindi inoperahan, pero nabuhay. Di ba na-depress? Pero hindi sumuko.
at nabuhay. Alam niyo po, yun yung pinakita sa akin ng Lord, oh. Series, sunod-sunod na pagliligtas pala ng Diyos. Kaya hindi ko nakita yung kamatayan. Ang nakita ko na buong buhay niya, na binuhay niya, 58 years, Lord, napupuno pala ng kabutihan mo. Lord, napupuno pala ng pag-iingat mo sa Kanya. Lord, napupuno pala ng pagiging mabuti mo sa Kanya. It's a matter how you see it, people. Yes, I know life is hard, but if you will just look and see, God is so much bigger than any of that. Mas mabuti, mas magagandang bagay pa rin ang ginagawa ng Diyos. Huwag po kayong mag-alala. Sometimes lang naman yung mahirap eh. Minsan lang naman. Pero yung ibang araw ng buhay natin, may kasiyahan naman at seguridad sa Diyos, di ba? Amen? Can you just stand to your feet right now? And as we end, before I pray, can you just sing this song? Come on, let's declare. Just raise your hands right now as high as you can. Come on. Come on. It's as if surrendering all to the Lord. Na parang sinasabi natin, Lord, ang bigat na nito ah. Hindi ko na talaga kaya, Lord ah. Kaya sinusuko ko na lahat sa'yo.
And as we surrender everything to Him, God is answering in a way that only Him, na Siya lang yung makakasagot. Amen. Father, in Jesus' name, I pray right now sa aking mga kapatid na nandito. Maaring marami sa kanila ang nanghihina na, nanlulupaypay na, napapagod na sa mga sirkumstansya at problema ng buhay. Pero Ama, ipinapanalangin ko ngayon sa pagtaas namin ang aming kamay. Ipinapakita namin na wala kaming kayang gawin kung wala ka sa mga buhay namin. Kaya ngayon, Ama, I am speaking and releasing strength emotionally, mentally, physically to all these people. Nagsasalita ako ngayon ng kalakasan na hindi kayang ibigay ng mundo, ng kalakasan na hindi kayang ibigay ng vitamins, ng kalakasan na hindi kayang ibigay ng tulog, pero kalakasan nang gagaling sa'yo. Para anumang bagay ang kaharapin namin, hindi namin ito susukuan at maaalala namin palagi na meron kaming isang mabuting Diyos, isang mabuting Ama na palaging nagmamahal, nag-iingat, nagpo-provide, nag-guide sa aming lahat. Maraming salamat po. Holy Spirit, move into the hearts of these people today. Palakasin mo, Ama, yung mga nanghihina. Bigyan mo ng hope, Espiritu Santo, yung mga nawalan na ng pag-asa. And Jesus, I know that you are meeting the needs of these people today. As you move, as you move, as you move into their hearts, na minimit mo anumang pangangailangan na meron sila. Even me, hindi ko alam, pero alam mo yon. Kaya sa'yo namin ipinagkakatiwala ang lahat, ang aming mga problema, ang aming mga alalahanin, ang aming mga cares, at higit sa lahat, sa'yo namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay. Dahil alam namin ito ay ligtas sa iyo. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray.